Wala naman talagang perfect relationship. So, minsan may isip mo na lang na para siyang hangin na dumaan sa buhay mo na hindi rin naman mag-i-stay. Compare mo to sa dalawang halaman, na yung dalawang halaman is hindi mo sila pwedeng itanim na magkatabi, dahil pag itinanim mo siya na magkatabi, mamamatay yung isa. So, kailangan paghiwalayin mo silang dalawa para mabuhay sila pareho. What's up, everyone? And welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa mga magkarelasyon na minsan nagiging successful at hindi rin nagiging successful. So, yun. So, eto guys, maya-advise ko lang sa inyo na bago kayo makipaghiwalay, isipin mo muna kung ano yung mga dahilan bakit ka na-in love sa kanya. So, minsan guys, sa isang relasyon is dumarating tayo sa point na inuulan tayo ng mga problema or mga pagsubok. Yun nga, minsan ang daming tuksong dumarating. So minsan hindi natin namamalayan na napupunta na pala tayo sa isang sitwasyon na maaaring makasira ng inyong relasyon. So, ito yung sitwasyon na nadadala ka na sa isang pahina ng buhay mo na hindi mo ine-expect na mararanasan mo to. Na habang na-experience mo itong bagay na to, ay meron namang relasyon maaaring masira. So, ito yung mga relasyon na dumaan sa mahabang proseso ng inyong pagliligawan nung time na nagkaka-inlaban pa lang kayong dalawa. Nung panahong binubuo nyo yung relasyon ninyong dalawa, walang araw, walang gabi, walang madaling araw. Kung mag-usap kayo is wagas, gusto nyo unlimited na, yung wala nang katapusan. Meron ding time na iniisip nyo na parang wala nang bukas. So, parang pag pinutol nyo yung pag-uusap ninyong dalawa, so parang iniisip nyo na ang laking oras nang nawawala. So, yun, base sa aking experience nung na-in-love ako sa kanya. So, yun, dun sa aking napangasawa. So, yung experience ko sa kanya is yung lalaking hiniling ko is sa kanya ko nakita. So, inaamin ko yung unang impressions na nakita ko sa kanya is yung respect na mula sa kanya na ibinigay niya sa akin. Tapos, yung care. So, yung pagkikare niya. So, yun yung nagpalawak or nagpaisip sa akin kung bakit karapat dapat siyang mahalin. So, yun, napaka-understanding niya. So, parang feeling ko lahat ng bagay na pinag-uusapan naming dalawa is relate sa aming dalawa. So, yun, understanding. So, isa yun, good listener. So, isa din yun sa nagustuhan ko. Kind na talagang ito, hindi mo mababayaran ng kahit na magkano yung kabaitan ng isang tao. A sense of humor na dating tinatago niya, na nung naging kami na or yung nagkakilala na kami or nagkasama na kami. So yun, na-develop ko yun sa, na-discover ko yun sa kanya na siya pala ay malakas ang sense of humor, na nahawa na lang siya sa akin. So, trustworthy. So, yun, isa yun sa nakita ko sa kanya before. At yung good hygiene na talagang pag niyakap mo siya is ang bango-bango niya. So, yan, yung mga base sa mga na-experience ko sa kanya nung na-inlove ako nung panahon na yun. So, minsan, nagkakaroon nga talaga ng problema ang isang relasyon. Kapag ang isang relasyon is bumibilang na ng taon. So, doon yung masusubukan kung talagang gano'ng kayo katatag. So, minsan, habang napapansin nyo habang tumatagal yung relasyon ninyong dalawa, is marami kayong nadidiscover sa isa't isa na yung merong dumarating na talagang pagsubok or yung mga tukso na papasok sa buhay ninyong dalawa.
So yun, ano-ano nga ba itong mga bagay na maaaring ikatukso? So yun, so minsan kasi eto kasabihan, narinig ko lang na daig daw ng malanding babae ang magandang babae. Yun, na-experience natin dito yung naaagawan ka. So yun, naaagawan ka. Kaya yun, yung nagiging cause ng problema sa isang relasyon. Siyempre, yung mga ganun tukso is normal lang. Dumarating talaga sa buhay yan. So, yun nga, tayo is tao lang. So, marupok. So, pwedeng matukso, pwedeng hindi. Pwedeng makontrol, pwedeng hindi. Minsan, hindi na nga nakokontrol dahil gusto din. So, yun. Siguro nga, totoo yung kanta na naririnig natin sa na madalas. Diba? Pinagtagpo lang pero hindi itinadhana. So yun yung realidad na maaaring maranasan kahit sino. Wala naman talagang perfect relationship. So kahit naman sino is dumadaan sa ganoong sitwasyon. So yun, minsan maiisip mo na lang na para siyang hangin na dumaan sa buhay mo na hindi rin naman mag-i-stay. Pwede na rin isipin na hindi naman talaga kayo siguro na inilaan para sa isa't isa. So, maiko-compare mo to sa dalawang halaman. Na yung dalawang halaman is hindi mo sila pwedeng itanim na magkatabi. Dahil pag itinanim mo siya na magkatabi, mamamatay yung isa. So, kailangan paghiwalayin mo silang dalawa para mabuhay sila pareho. So, kung nandun man kayo sa puntong kailangan na maghiwalay, so, accept mo. So, huwag kang matakot na magmahal uli. Dahil yung oras nga, hindi natatapos ang pag-ikot niyan eh. Dire-diretso siya. So, yung salitang move on is oo, mahirap yan sa una. Pero, sabi nila, ang dali mag-move on. Pero sa totoo lang, yung pag-move on is nasasabi lang naman talaga hanggat hindi nila nararanasan yung ganung pangyayari sa buhay mo. Kung ikaw ay nasa relasyon na biktima ng paghihiwalay, so accept mo lang. Accept mo yung katotohanan na hanggang dun lang talaga yung itinadhana na makasama mo siya sa ganung panahon. Huwag mong isasara yung puso mo dahil naniniwala din ako na yung puso natin is may kakayahang magmahal ng higit sa isa. So huwag mong isara yung puso mo dahil mayroong nakalaan na tao para sa'yo. So minsan dumarating talaga yung mga ganyang pagkakataon para ma-experience mo yung mga ganong bagay para magkaroon ka ng lesson sa buhay. So, hindi mo matututunan yung mga bagay na yon kung hindi mo yon na-experience. So, buksan mo ang puso mo. So, hindi mo naman desisyon na iwanan kanya. Siya ang nag-decide nun. So, ibig sabihin nun, umalis siya or humiwalay siya sa'yo. Di mo man desisyon na iwanan kanya, pero nasa sa iyo pa rin ang choice kung gusto mo pa rin maging masaya. So yun, huwag tayong mapapagod ng katatakbo sa hamon ng buhay. So, merong time na madadapa ka, oo, madadapa ka. Kapag ikaw nadapa ka, huwag ka munang babangon agad. Magpagaling ka muna. So yun, gamutin mo muna at saka ka bumangon muna. So yun, huwag kang magmadali kasi ikaw din yung mahihirapan. Minsan, nandito na nga tayo sa katotohanan na oo, nagsama kayo ng matagal, naging masaya kayo, pero sa bandang huli, magkakaproblema rin pala kayo. So, ibig sabihin lang nun, hindi talaga kayo nakalaan para sa isa't isa. So, yung relasyon nyo na yon is binuo para pasayahin nyo yung isa't isa, magmahalan kayo, mahalin nyo yung isa't isa. So, yon kung halimbawa mang dumating kayo sa point na hindi pala kayo para sa isa't isa, so gawin nyo na lang lesson yon. So i-accept nyo na lang sa sarili nyo na pinagtagpo lang talaga kayo pero hindi rin magiging kayo sa huli. So like for example na lang sa relasyon nila Selena Gomez at Justin Bieber na 10 years na
magka-relasyon. So, yan. Nandito na tayo sa celebrity, ha? So, 10 years silang magka-relasyon. Pero, dumating si Hailey sa buhay nila. So, yun, 2 months lang yata. So, pinakasalan na agad ni Justin Bieber. So, yun. Doon na lang din. Pero, sa totoo lang, hindi rin pala nakukuha sa tagal yun. So, pag ang itinadhana na magsasama lang kayo ng matagal, pero sa bandang huli, maghihiwalay din kayo. So, yun. At least, na-experience yung isa't isa, di ba? Na-experience mong makasama siya, na-experience mong mahalin siya. So, yun. So, nasa sa kanya na lang yun kung paano niya i-compare yung mahabang relasyon doon sa bagong karelasyon niya ngayon. Ang sarap-sarap ma-in love. So, nung time na in love ako, so, lahat makulay. Lahat ng bagay is panalo, walang talo. So, lahat ng bagay is positive. Wala akong nakikitang pangit. Kasi nung time na yon is naka-focus lang ako kung anong love meron ako. So, yun, iniisip ko perfect relationship na yung naranasan ko before. So, hindi ko akalain na darating din pala sa point na babagyuhin din kami ng mga pagsubok. So, yun, bago naman kami naghiwalay is nabigay ko yung part ko, naipakita ko yung part ko at naipadama ko sa kanya yung part ko. So, yun, just enjoy lang yung feelings ninyong dalawa habang kayo pa. So, hanggat nararamdaman yung mahal yung isa't isa, so, sige lang, go lang. So, kapag mararamdaman mo naman kasi pagka yung relasyon nyo medyo tumatagilid na. So, pag medyo tumatagilid na, so, laylo ka na. So, yun. Kapag nagmahal ka at nasaktan ka sa isang relasyon, so, pulutin mo yung lesson na yun at gawin mong sandata. Nangangahulugan lamang na marami ka pang pagdadaanan, marami ka pang mararanasan, at yung mga na-experience mo before is nangangahulugan lang na malayo pa ang iyong lalakbayin or marami ka pang experience na mararanasan pa. So yun, ang pag-ibig is parang sugal yan na pwede kang manalo at pwede ka rin matalo. So kung wag tayo malungkot guys, kung halimbawa tayo ay iniwan or hiniwalayan, so yun, tip ko lang na kung kayo hiniwalayan kayo or iniwan kayo ng mga taong mahal nyo, so magpagaling ka. Ayusin mo yung sarili mo. Bihisan mo yung sarili mo ng maganda. Ayusin mo yung mukha mo. So yun, magpaganda ka palalo. At para kapag nagkita kayong dalawa is meron siyang marirealize na mga pagbabago sa iyo, na marirealize niya na you're still beautiful. At maiisip din niya na napakagaling mong babae. Ikaw ay isang strong na babae dahil sa naiwan ka na, nasaktan ka na, pero nandiyan ka pa rin. Still blooming. Laging maganda. So, laging maayos. So, I hope meron kayong natutunan sa aking vlog ngayon. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so please like, subscribe, and share for more videos. At pakiclick na rin po yung bell para ma-notify ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun lamang po guys, lagi po tayong mag-iingat. Thank you so much, God bless you all, and see you next time. Ayun, hindi ako makamove on dito sa blouse na binili ko. So, actually, ganito yan eh. Yan. Siya. So, tinaas ko lang kasi masyadong layering. Yun. Tapos, ito. Yan. Actually, yan. Ang sikip niyan. Ah, diba? Hindi ako makahinga. Ang sikip niya. Pero, okay. Maganda naman. Hindi na.